Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Nata 107. Sinubukan ni Carol na gumawa ng gulo. Napatingin ang lahat ng mga study auntie sa restaurant kina Michelle at Cyrus nang marinig nila ang mga sinabi ni Michelle. Nakakabigla na iisa lamang ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lunging sina Cyrus at Jade lamang ang kalmado. Alam na ni Jade na sasabihin na ni Michelle kay Cyrus ang tunay niyang nararamdaman. Subalit hindi niya sigurado kung totoo nga ba talaga ang nararamdaman ni Michelle para sa kanya o ginagamit lamang niya si Cyrus para palayuin si Asher. Ngunit, ang alam ni Cyrus ay pera lang ang habol ni Michelle sa kanya. Noong nandoon sila sa villa, umamin na sa kanya si Michelle, kaya naman hindi na siya nagulat ngayong binanggit niya ulit ito. Gayunpaman, wala namang alam dito ang mga tao sa restaurant, kaya't sila ay tulalang nakatingin kay Michelle na parabang mayroong question mark na nakaukit sa kanilang mga mukha. Hindi ba sa palabas lang nangyayari yung mga ganitong bagay? Bakit naman hahabulin ng ganyan kaganda at lalaking katulad niya? Diyos ko naman. Hindi ka panipaniwala. Hindi makagalaw sina Liam at Ryan sa kanilang kinatatayuan, nakatingin lang sila kay Cyrus simula pa kanina, hindi sila makapaniwala na si Michelle. Ang taong nagalit at nagwala dahil kay Cyrus nakaraang araw sa isang bar ay ngayong umaamin na may gusto siya kay Cyrus. Hindi nila alam kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nilang dalawa para maging ganito ang pagbabago ni Michelle. Ang pinakanagulantang sa balitang ito ay siyempre sila Kai, Faye at ang kanilang mga kaibigan. Hindi pa rin makapaniwala si Faye sa mga nakita at narinig niya. Paanong nangyari nakuha ni Cyrus ang loob ni Michelle na napakaganda at napakayaman, binigyan niya ba siya ng love potion o iba pang droga at gayuna? Nanlaki ang mga mata ni Diana habang sinasabi niya ito. Nako, sino bang nakakaalam? Malamang may ginawa si Cyrus para meloko yung babae na yan. Naiinis na sambit ni Jenny. Guguluhin ko silang dalawa. Hindi pwedeng meloko niya yung babae na yan. Hindi karapat-dapat si Cyrus para sa kanya. S.I. Cyrus para sa kanya. Hindi matanggap ni Faye na may pag-asang i-date ni Cyrus si Michelle kaya't bigla siyang tumayo, sasabihin niya na dapat kay Michelle ang katotohanan tungkol kay Cyrus. Nang biglang hinatak ni Kai si Faye sa kanyang braso at mahina siyang pinagsabihan. Faye, kumalma ka muna. Kung ngayon ka gagawa ng gulo, masasayang lang lahat ng pinaghirapan natin. Huwag kang mag-alala. Wala akong pagsasabihan ng mga ginawa natin. Mayroon ako ibang paraan para paghiwalayin silang dalawa, kalmadong sagot ni Faye, sunod ay init sa niya ang kamay ni Kai at lumakad patungo kay Michelle. Kinakabahang sumulyap si Kai kay Faye. Cyrus, gustong gusto kita. Pwede ba kitang maging boyfriend, sigurado akong magiging masaya tayong dalawa? Akala ni Michelle na natouch si Cyrus sa mga ginawa niya para tulungan siya at akala niya ay papayag siya na maging boyfriend niya kapag umamin siya ngayon. Bago pa man matapos ni Cyrus ang sasabihin niya, napahinto siya dahil sa isang boses. Michelle, hindi pwedeng maging kayo ni Cyrus. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Faye sa buong restaurant, tumalikod si Michelle at nakita niya roon si Faye. Bigla siyang napuno ng galit. Kung hindi lang gumawa ng gulo si Faye nung gabi na yun sa bar, at kung hindi siya gumawa ng kung ano-anong kwento, hindi siguro pag-iisipan ni Michelle ng mali si Cyrus. At malamang ay naging girlfriend na siya ni Cyrus. Ito ang dahilan kung bakit kinaiinisan niya si Faye. Bakit naman hindi kami pwede ni Cyrus? Linawin mo sa akin, nandidiring sambit ni Michelle kay Faye. Mahirap lang siya na nagpupulot ng mga bote para kumita ng pera. Malamang niloko ka lang niyan. Malakas na sinabi ni Faye. Alam kong wala siyang masyadong pera, at pagpupulot nga ng bote ang kinabubuhayan niya, pero wala akong pakialam. Mayaman man siya o hindi, hindi. Magbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. Marami naman akong pera, walang ekspresyong sambit ni Michelle. Alam kong ex-girlfriend ka ni Cyrus. Nakipag-break ka sa kanya dahil sa tingin mo mahirap siya, hindi ba? Ikaw, hindi inasahan ni Faye na mahulaan kung ano ang sasabihin niya kaya't hindi niya na alam ang sunod niyang sasabihin.
hindi lahat ng babae sa mundo kasing mukhang pera mo at hindi lahat ng babae isusuko ang pagmamahal nila nang dahil lang sa pera. Hindi tayo magkatulad, kaya mas maganda kung mananahimik ka na lang. Mahal ko si Cyrus dahil siya si Cyrus, sambit ni Michelle at Mataray na tumingin kay Faye. Tinitigan lang ni Cyrus si Michelle at pinilit ang sarili niya na huwag tumawa. Natatawa siya sa mga pinagsasabi ni Michelle. Kung hindi lang dahil sa nalaman ni Michelle kung sino siya, papayag na sana si Cyrus na i-date siya dahil din sa nakakapukaw niyang confession. Subalit, naging mabait lang naman si Michelle sa kanya noong malaman niya na mayaman pala siya. Halata namang ayaw niya talaga sa kanya, pera lang ang gusto niya. Kaya naman, sa mga mata ni Cyrus, parehas lang ba sina Michelle at Faye, parehas silang mukhang pera. Wala sa kanilang dalawa ang tunay na nagmamahal sa kanya. Kaya ayaw niyang sayangin ang oras niya sa mga babaeng kagaya nila. Nang marinig ni Faye ang sinabi ni Michelle, panandalian siyang nablangko. Hindi niya inaakalang mababaliw at mau-obsess si Michelle kay Cyrus, pinilit ni Faye ang sarili niya na intindihin ang sitwasyon at mag-isip ng gagawin. Matapos mag-isip-isip, tinanong niya si Michelle, tingin mo ba iniwan ko si Cyrus dahil lang mahirap siya? Hindi ba yun naman yung totoo? Nakangising sagot ni Michelle. Mali ka, hindi yun ang dahilan, sigaw ni Faye, namumula ang kanyang mga mata. Si Cyrus mismo ang nang iwan sa akin. Sinabi niya na hindi na niya ako mahal, na gulat ang lahat sa sinabi ni Faye. Kahit sila Kai, Jenny at Diana ay hindi inakalang sasabihin ni Faye ang mga bagay na yon. Kung talagang nakipag-break ako kay Cyrus dahil lang sa kahirapan niya, kung ganun bakit pa ako pumayag na maging kami una pa lang kung talagang mababa ang tingin ko sa kanya dahil mahirap siya? Bakit pinaglaanan ko siya ng maraming oras? Napakaraming mga lalaking nakapila at naghihintay sa akin, bawat isa sa kanila ay mas mayaman pa sa kanya pero siya ang pinili ko. Bakit? Pinili ko siya dahil alam ko na kahit na magiging mahirap ang buhay ko, mananatili siyang sweet at attentive sa akin noong mga panahon na yon. Basta ay maayos ang pakikitungo niya sa akin, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kahit noong panahong kinailangan kong magpalaglag, hindi ako nagreklamo, pero alam mo, tarantado talaga siya. Hindi lang siya talunan, mangluloko pa siya. Noong napagod na siya sa akin, gusto na niyang makipag-break sa akin para makipag-hook up sa iba pang mga babae. Dagdag pa dyan, mahilig siyang magpanggap na mayaman para makipagtalik sa kanya yung ibang mga babae. Noong nalaman ko yon, hindi ko kinaya. Kinailangan kong tapusin ang relationship namin. Tuluyan nang naiyak si Faye matapos niyang magsalita. Nang marinig ni Cyrus ang mga sinabi ni Faye, natulala si Cyrus at hindi siya makapagsalita. Napakagaling umarte ni Faye, kung hindi mo alam ang tunay na mga nangyari sa pagitan nilang. Paniniwalaan mo talaga ang mga kasinungalingang sinabi niya. Sinong mag-aakala na walang hiya pala itong Cyrus na to? Ang kapal ng mukha niyang lokohin yung girlfriend niya, nakakahiya? Buisit. Siya ang pinakawalang hiyang lalaking nakilala ko, nasusuka ako sa kanya. Michelle, subukan mo lang na i-date yung tarantado na yan, magsisisi ka rin. Nadismaya ang mga studyante nang nakaupo sa loob ng restaurant nang marinig nila ang mga sinabi ni Faye. Tumayo sila at inakusahan si Cyrus ng mga kasalanan niya. Kahit si Jade ay naniwala sa mga kasinungalingang sinabi ni Faye ngayon. Dali-dali siyang nagpunta kay Michelle at bumulong sa kanyang tainga, Michelle, napakawalan Gia pala niya ni Cyrus. Huwag kang magpapaloko. He doesn't deserve your love at all. Sa sandaling narinig nito ni Michelle, lumingon siya kay Jade at hindi na nagsalita pa. Akala ni Jade na nagdadalawang isip na talaga si Michelle dahil nananahimik, kaya agad niyang dinagdag. Michelle, huwag mo akong sisihin sa pangingialam ko. Ayaw ko lang na maloko ka ng walang hiya na yan. Tumingin si Michelle kay Faye at nag-isip saglit. Sunod ay marahan niyang sinabi, tapos ka na bang magsalita? Ako? Nagulat si Faye sa sinabi ni Michelle. Kahit na nakakadurog ng puso yung kinuwento mo, wala akong kinalaman doon. I like Cyrus, kahit na mahirap man siya o manloloko gaya ng sinasabi mo. May problema ka ba, Ron? Walang emosyon, sinabi ni Michelle. What the hell is wrong with you? Walang kwenta.
yang lalaki na yan pero gusto mo pa rin siya? Nababaliw ka na ba? Tinitigan ni Faye si Michelle, hindi na siya makapagsalita pa. Hindi siya makapaniwala na idedeklara pa rin ni Michelle na gusto niya si Cyrus matapos niyang ipagkalat kung gaano siya kawalan Gia. Ngayon ay labis na talagang nagtataka si Faye kung ano ang ba talaga ang ginawa ni Cyrus para mahulog si Michelle sa kanya. Kung mayaman at gwapo si Cyrus, maiintindihan pa ni Faye kung bakit hindi magbabago ang isip ni Michelle na habulin si Cyrus, ngunit, sa katotohanan, walang kwentang talunan lang naman si Cyrus. Ano ba ang binabalak ng babae na to? Hindi maintindihan ni Faye kung ano ang iniisip ni Michelle sa mga sandaling iyon. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo at huwag ka nang mangingialam pa, sambit ni Michelle kasabay ng pagkibo ng kanyang labi. Matapos nito, hinarap niya ulit si Cyrus at sinabi sa kanya. Cyrus, wala akong pakialam kung mahirap ka o walang hiya, mahal pa rin kita kahit anong mangyari. Nata 108. May malaking nangyari. Walang sino man ang nakaisip na pagkatapos marinig ang sinabi ni Faye tungkol kay Cyrus, hindi pa rin sumuko sa kanya si Michelle. Mukhang gusto talaga ng habulin ni Michelle si Cyrus, ay mga taong naroon, ang lahat ng ay para isang malaking biro. Si Michelle isang mayaman at magandang babae. Maladrama na ang katotohanan na siya ay nahulog sa isang talunan na tulad ni Cyrus, ngunit ang katotohanan na pinipilit niya ang pagmamahal niya kay Cyrus kahit na sinabi sa kanya ni Faye ang tungkol. Sa nakaraan ni Cyrus ay mas katakataka para sa kanila pinapanood si Michelle sa harap niya, pakiramdam ni Faye ay isa siyang katatawanan. Cab, ibigay lang niya ng mahabang leksyon dahil sa kabutihan at pag-aalala niya sa babae, ngunit wala sa mga sinabi niya ang tinanggap nito at ang kanyang mga paghihirap ay nasayang lamang. Sina Ryan at Liam ay nakanganga. Ang kanilang mga paa ay tila hindi mag-alaw dahil nahihirapan silang ipahayag kung ano ang nararamdaman nila kahit na silang dalawa ay palaging may magandang impresyon kay Cyrus. Talagang hindi nila naisip na ganoon Cab 8 si Cyrus na ang isang maganda at mayaman na si Michelle ay mababaliw sa kanya. Cyrus, anong ginagawa mo lang dyan? Bilisin mo't sagutin mo na si Michelle kahit na iniintindi pa rin ni Liam kung ano ang nangyayari. Ang mga salita ni Michelle ay ginulat siya kaya gusto niyang malaman kung ano ang isasagot ni Cyrus sa taos pusong proposal ni Michelle. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay napatingin lamang kay Michelle at sinabi ang mga salitang lubos na ginulat ang lahat ng naroon. Michelle, sa tingin ko ay hindi tayo bagay sa isa't isa. Manatili na lang muna tayong magkaibigan sa ngayon. Sa sandaling matapos si Cyrus sa pagsasalita, buong restaurant ay muling natahimik. Ang lahat ay tila naging estatwa mula sa nagulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi sila makapaniwala sa narinig nila. Walang sino man ang nagakala na ang isang talunan na tulad ni Cyrus de la Cruz ay tatanggihan ang proposal ni Michelle Ortiz. Kung ibang lalaki ang nasa sitwasyon ni Cyrus, siguradong tatanggapin nila ang proposal mula sa isang magandang tulad ni Michelle. Hindi ba? Bihira lang magkaroon ng ganoong pagkakataon. Sina Kai at Diana ay napanganga sa pagkagulat, hindi nila maintindihan kung ano iniisip ni Cyrus sa sandaling iyon. Si Faye ay natuliro rin, nakatingin kay Cyrus nang may nagtatakang ekspresyon mukha. Tinanggihan ni Cyrus de la Cruz ang proposal ni Michelle Ortiz, ang Cyrus na ito, talaga? Anong nangyayari? Nababaliw na ba siya? Si Jade din ay nanlaki ang mga mata, Cyrus, hindi mo man lang ba ako bibigyan ng pagkakataon? Nagpapaawang tanong sa kanya ni Michelle. Sinabi ko naman sa iyo, hindi tayo bagay. Maging magkaibigan na lang muna tayo ngayon, sabi ni Cyrus nang may blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Cyrus, nababaliw ka na ba? Ang babaeng ito na ang kusang nagpro-propose sa iyo, bakit hindi mo tinatanggap ang proposal niya? Si Liam ay naiinip at nairita sa kawalan ng pakialam ni Cyrus sa nangyayari at napataas ang kanyang boses sa kanyang kaibigan. Tumingin lamang si Cyrus kay Liam, ang kanyang ekspresyon ay kasing blanco isang papel. Masyadong marami ang mga bagay na hindi alam ni na Liam at Ryan. Sa puntong wala siyang ideya kung paano magsisimulang ipaliwanag ang kanyang sarili at kaya. Napagpasyahan niya na hindi ngayong ang tamang oras para magpaliwanag. Cyrus, anong nang pumapasok sa isip mo ngayon? Si Ryan din ay mayroong nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi yun makabuluhan para sa kanya.
wala akong iniisip na kahit ano, sadyang hindi lang kami bagay. Ganun lang kasimple, sagot ni Cyrus, ang kanyang tono ay mahinhin. Cyrus, hindi ka ba nahihiya? Nag-propose sa'yo si Michelle, bakit hindi mo patigilan yung pagpapanggap mo? May ideya ka ba kung gaano kalaking grasya na may gusto si Michelle sa isang tulad m? Lumapit si Jade at sinigawan si Cyrus. Jade, huwag ka magsalita ng ganyan. May karapatan si Cyrus na piliin ang gusto niyang maging kasintahan. Lumapit si Michelle at tiningnan si Jade, ang kanyang mga kilay ay nakakunot. Si Jade ay ganap ng walang masabi dahil sa pagiging protective ni Michelle kay Cyrus. Nanigas siya nang nakatikom ang kanyang mga labi. Cyrus, siguro ay wala kang nararamdaman para sa akin ngayon, pero hindi ako sasuko. El, papakita ko sa iyo balang araw. Magkakagusto ka rin sa akin, lumapit si Michelle kay Cyrus at malambing na sinabi. Iyon ay nagsanhi kay Cyrus na hindi makapagsalita. Hindi niya magawang matawa o maiyak sa matapang na pagpapakita ni Michelle ng pagmamahal nito sa kanya. Ang mga estudyante sa restorante may kakaibang tingin kay Cyrus. Sila rin ay nagtataka sa mga kinikilos ni Cyrus. Para sa kanila, ang katotohanan na si Michelle Ortiz ay nakita si Cyrus na karapat-dapat ng kanyang pagmamahal dapat ay isa ng malaking bagay para kay Cyrus. Lalo na para sa isang tao na may ganoong social standing. Ngayong tinanggihan niya si Michelle, hindi ba't matatawag na itong pagiging walang hiya? Tara na, ano pang ginagawa natin dito? Kumain na tayo. Si Cyrus ay nag-aatubiling hayaan ang iba na tumitig sa kanila na para bang sila ay isang teledrama. Kaya tumalikod siya at naglakad patungo sa kanilang sa mesa. Sina Michelle, Jade, at ang iba pa ay sumunod sa likod niya, bumalik sa kanilang mga upuan at naghanda ng kumain. Pinanood ni Faye si Cyrus at ang iba pa na umalis, iniwan siyang nakatayo lamang roon at tahimik sa loob ng 2 minuto. Pagkatapos noon, para bang isang bumbilya ang lumitaw sa ibabaw ng ulo niya. Lumapit siya sa mesa nila Cyrus at sinabi, Cyrus, alam ko na. Alam ko na kung bakit mo tinanggihan si Michelle, alam ko na kung ano ang nangyayari nang marinig ang mga salita ni Faye. Hindi mapigilan ni Cyrus na lumingon upang tumingin sa babae. Hindi ka pa rin makamove on sa akin, ano? Hindi mo ako makalimutan, tama ba? Sabi ni Faye tila lubos na natutuwa sa kanyang sarili. Napatingin lamang si Cyrus kay Faye ng tahimik. Tahimik ka dahil totoo. Hindi mo pa ako makalimutan at kaya, sinabi mo kay Michelle na umarte ng ganoon para lang galitin ako. Lama ba ako, ha? Sinasabi ko sa'yo, Cyrus de la Cruz, hindi ako kailanman makikipagbalikan sa'yo hanggat ako'y buhay pa. Hinding-hindi ako magkakagusto sa'yo, kaya tumigil ka na. Creep. Ang isang taluna na tulad mo ay hindi sapat para sa akin. Wala ka kumpara kay Kai, naintindihan mo? Nagpatuloy si Faye sa pagsigaw kay Cyrus habang nakatingin sa kanya ng masama. Para sa kanya, iyon lamang ang tamang paliwanag sa lahat ng nangyari ngayong araw. Naniniwala si Faye na inutusan siguro ni Cyrus si Michelle na umarte sa pamamagitan ng pagpropose ni Michelle kay Cyrus para lang balisin siya, umaasa na magbabago ang kanyang isip kay Cyrus at ngayo. Ay mayroon na siyang karibal at magmakaawa kay Cyrus na magbalikan sila. Kung hindi iyon ang kaso, paano magjing posible na may gusto si Michelle Ortiz kay Cyrus? At magpatuloy sa kanyang proposal pagkatapos malamang na hindi lamang go si Cyrus ngunit isa ring mahirap dagdag pa roon, tinangihan pa siya ni Cyrus. Gayunpaman, kung pag-arte lang ang lahat ng iyo, isang malaking plano ni Cyrus para makipagbalikan sa kanya, ang lahat ay magiging makabuluhan. Sina Diana, Jenny, at ang iba pa ay napatango sa mga sinabi ni Faye na parabang sumasang-ayon sila sa kanyang pangangatwiran. Napatingin lamang si Cyrus kay Faye nang walang ekspresyon at sumagot, baliw ka na talaga. Cyrus, tumigil ka na sa pagdepensa sa sarili mo. Alam ko na ang binabalak mo. Ginawa mo ang lahat ng ito para lang makuha ako ulit. Ito para lang makuha ako ulit, pero I'm sorry, hinding-hindi magbabago ang isip ko sa'yo, kaya tumigil ka na pag-aaksaya ng kaawa-awa mong enerhiya sa akin. Nagmamalaking tumawa si Faye. Pagkatap 0S ay naglakad palabas ng restaurant.
Sina Kai, Jenny, at ang iba pa ay sumunod, lumalabas ng restaurant pagkatapos ni Faye nang makita na umalis na si Faye, si Ryan ay tila nagtataka at tinanong si Cyrus ng mahina, "Hey man, libre rin naman ako ngayong tanghali," sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay mahina na ngayon. Nagpunta siya roon sa isang dahilan na para makita si Para Cyrus at natural ay nag-aalinlangan pa siyang umalis. Buti naman, manood na tayo ng movie. Malapit lang dito ang theater. Si Liam ay natuwa, nasisiyahan na ang dalawang babae ay pumayag na sumama. Tumayo siya at naghanda ng umalis. "Bayaran ko lang ang mga kinain natin." Pagkatapos itong sabihin, tumalikod si Cyrus at nagtungo sa cashier. Nang makita na magbabayad na si Cyrus, noong una ay ninais ni Liam na sumama dahil nag-aalala siya na walang sapat na pera si Cyrus pambayad, ngunit sa sandaling iyon, tumunad ang kanyang phone. Ang pangalan na lumitaw sa kanyang phone ay isa sa kanilang mga kaklase, kaya sumagot naman si Liam at makulit na bumati, "What's up, Georgie?" "Liam, kasama mo ba sina Cyrus at Ryan ngayon?" Ang boses sa kabilang linya ay tila nagmamadali. "Oo, bakit nang maramdaman ang pagmamadali sa tono ng kanyang kaklase?" Bumulong si Liam. "Ikaw, si Cyrus, at si Ryan, bumalik kayo sa klase ngayon mismo, may malaking nangyayari." "May malaking nangyayari? Ano nang meron?" tanong ni Liam, nalilito. "May magnanakaw sa klase natin. Ngayong nakabalik na ang lahat, tatlo na lang ang wala." "May magnanakaw sa klase natin?" Nang marinig ito, si Liam ay natuliro. Isang nagtatakang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha.